Let's now go back to our story on Paeng. Let's get an update from Laguna, where several casualties were being reported due to the storm. Laguna Governor Ramil Hernandez joins us on the line. Good morning, Governor. How's the situation there this morning? Magandang umaga po sa inyo, sa lahat po ng nakikinig. As of now, yung 10,000 families po namin na nag-evacuate, 3,000 na po yung naka-uwi. So 7,000 na lang po yung nasa evacuation centers. And we have five reported casualties po. And lahat po naman yan, may assistance na po tayong ginagawa. Governor, kamusta naman po ang flooding sa lugar ninyo? Nagsubside na po ba ang tubig at kamusta ang power and water situation dyan? Out of 30 municipalities with cities, kahapon po, 18 po yung nagkaroon ng power interruption. Then as of now po, dalawa na lang po ang merong power interruption, pero partial na lang po yun. And sa flooding po, meron pa pong mga ilang areas na baha pa, lalo po doon sa bandang Laguna Lake and yung pong mababa na mga kalsada, hindi pa po possible sa mga light vehicles dahil may tubig pa. Pero in general po, okay na po yung ating clearing operation. Possible na po yung mga main roads and yung pong mga natumbang puno, natanggal na rin po. And yung po lang may mga lalaking pagguho doon po sa mga upland areas. Continuous na rin po yung clearing at hopefully po matapos na po agad. Governor, just a question. Isang syudad lang po ang nag-declare ng state of calamity. Tama po ba ang San Pablo City? As of now, opo. And then ongoing pa po yung iba. Kinukonvene pa lang nila po yung mga sanggunian nila. At meron naman pong mga nakahandang immediate relief po ang bawat LGUs. Kami rin po, meron din po kami dyan. Part po yan ng disaster preparedness. And yung pong mga i-allocate na fund after declaration of calamity, pang-dagdag na po yon dun sa mga available. And ang national government po naman, nakikipag-ugnayan po tayo, nakikipag-coordinate po tayo. May mga ilan na rin pong pinadala mga relief goods and nag-request pa po tayo ng karagdagan. Governor, two questions. So isa pa lang po ngayon, San Pablo City pa lang ang under state of calamity. Are you expecting more cities to declare state of calamity? And if so, magkano po ang funds na inaasahan ninyong ma-release dahil sa pagdeklara ng state of calamity? May automatic fund na naman po tayo dyan. 5% calamity fund ng lahat po ng LGU. And it depends na lang po sa availability ng cash nila. At yun po naman, automatic po yan. Final question, Gov. May mga economic zone po tayo sa Laguna. Kamusta po doon? Are we expecting any interruptions in the day-to-day operations, especially when office resumes on Wednesday? Yun po, nagkaroon ng power interruption na kahapon. Nag-resume na po naman. Nag-resume na po yung power po nila. Naayos na po yung mga main lines na damage. Yun na nga lang pong ilang mga liblib na lugar dahil maraming mga puno ang natumba. Yun na lang po yung inaayos. Pero doon po sa mga economic zones, commercial areas, halos lahat po naman ay naayos na. Final question, Gov. You know, the Philippines, dito po tinatamaan tayo ng 20 to 21 tropical storms or typhoons every year. At Laguna po ay hindi naman, is not a stranger to these typhoons and the impact that they bring. Meron po ba tayong lesson na matututunan mula sa experience natin ngayon on how we can move forward better? May mga long-term changes po ba kayong naiisip na pwedeng gawin ngayon pa lang para sa susunod na tamaan ulit kayo sa Laguna ng mga bagyo ay hindi na ganito ang impact, hindi na ganito kasama ang effect? Yung pong bagyo, talagang hindi na po natin maiiwasan yan. Talagang normal na lang na dumadaan sa atin. So ang atin lang pong pwedeng gawin dyan ay mas ayusin pa po yung paghahanda. Ang provincial government of Laguna po, hindi na po natin sinacentralize yung lahat po ng ating equipments, mga goods doon po sa ating pong Kapitolyo. Naglagay na po ako ng extension dito po sa 1st and 2nd District para po mas mabilis po yung responde po natin. And kailangan pa po natin ng mga dagdag na evacuation centers para po yung pong mga tao talaga
mas maingganyo po na sumunod po sa ating kapag sinabing pupunta sa evacuation centers. Kasi ang iba po dyan, syempre, kaya nadidiscourage pumunta ay nakisiksikan sila sa mga schools, nakisiksikan doon sa mga covered court. Kaya kung talagang meron tayong mga karagdagang pang evacuation centers na kahit papaano naman, kahit papaano ay komportable sila, ay mas mapapasunod po natin sila ng 100%. Pero sa ngayon po naman, in general, marami po naman talagang na sumunod at natuto na rin sa karanasan. May mga urban planning infrastructure projects po kayong naiisip na maaaring makatulong para sa susunod hindi ganito kasamaang pagbaha, for example, sa inyong lugar? Meron po. Ito po ang ating Laguna Lake. May mga projects po naman yan, mga long-term solution tayong inaantay na ma-implement. Hindi lang po kaya i-implement yan ng local government kasi billion po ang kailangan. So, pinupuspon naman po natin yung national government na mapasama sa priority po para at least kahit papaano ay makabawas po sa pag-apaw ng tubig po dyan. And yung sa infrastructure po natin, kapag may nasisira po halimbawa na mga tulay, ini-encourage po natin na mga concrete and talagang heavy duty na mga tulay na po ang ilagay at hindi na po yung mga temporary na mga tulay lamang dahil paulit-ulit lang pong masisira. Kahit po mas malaki ang pondo, kailangan na po talaga mag-invest sa infra. Okay. On that note, Governor, maraming salamat po for taking our call this morning. Mag-ingat po kayo at kung may mga kailangan po kayo, bukas po ang ANC para matulungan kayo to spread the word. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. All right.